Once a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee, Cavite Page. God is good all the time. God is good all the time. God is good, yes, all the time. God is good all the time. Amen, amen. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone. And welcome to our OPM online prayer meeting here at Jesus Coffee, Cavite Facebook page. And my name is Brother Yudh, mga kapatid, Yudh Espiritu. And we welcome you to another blessed evening sa makapakinig ng salita ng Panginoon. And glory to God. Salamat sa ating mga kapatid na patuloy na naglilingkod, patuloy na nanonood ng OPM. We welcome you. Ayan, batiin natin sila. Sister Celine Rubilios, good evening po sa ating mga kapatid. Ayan, hallelujah. That is Beng, good evening. Hi to my wife, Sis Maricel Espiritu, and Brother Yuma, Kuya Yuma. Hallelujah. At yan, Sis Mira, good evening. Ayan, si Brother Genesis. Sis Lola Noreen Luciano, good evening po. Sister. And si Sister Elmira Takarbe, good evening. Si yung aking classmate na si Cheryl Rotaquillo, good evening po. Blessed evening to everyone. Si Sister Maria Novi Montoya, good evening. A blessed evening. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Si Sister Montoya Michelle. Ayan, si Sister Noemi Calumarde, Calumarde family, Rusit family. Ayan. Blessed evening po. And tonight, mga kapatid, no, this month na napag-usapan nga natin, this month is our declaration is grace upon grace. And I believe everyone nakatanggap na ng mga graces na yun ng ating Panginoon. Ayan, good evening. Salamat sa Panginoon. And welcome to Brother Dan Montoya. And before we start, mga kapatid, let us offer a small prayer, simple prayer, upang tayo lokoban ng ating Panginoon sa ating gawain na to sa ating OPM online prayer meeting. Yan. Sikat natin ating mga mata. Hallelujah, hallelujah. Glorify you, Lord Jesus. You are so wonderful, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapala mo. Paggabay mo sa amin, Lord. Paglulukob mo ng iyong dugo sa amin. It's all about your presence, Father. On how we should be aware in your presence, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga provisions, Lord. And maging we pray for our internet connection. Tulungan mo po kami, Panginoon, bawat isa, Lord, na maging maganda ang aming connection. Hindi lang sa internet. Maging sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, at pinupuri ka na ang pinasasalamatan. Tulungan mo rin po, Panginoon, yung mga kapatid namin, Lord, na nasa biyahe pa ngayon, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon. Lakuban mo sila ng iyong dugo. Proteksyonan mo sila ng iyong banal na spirito. Layo sila sa mga virus, Panginoon, aking mga kapatid na nanonood. We bless you, Father, sa iyong mga pagpapala. Salamat sa iyong gabay. Salamat sa iyong patnubay. Salamat sa iyo, Panginoon. We bless your name, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. At ikaw lang, Panginoon, ang lagi naming tinataas, pinupuri, dinadakila, sinasamba. Ikaw lang, Panginoon. Pagkat ikaw lang naman po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay nito. Dapat lang po namin ibalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat at pagsamba. Salamat sa iyo, Panginoon. Makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Yan. Good evening to everyone. And welcome to our OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite Facebook page. Blessed night, mga kapatid. Batiin natin yung mga kapatid natin, no? Sila Brother Genesis, Jonard,
Oleta, good evening. At si Mami A. Yan. Sila Jesslyn Ortiz Tatang, good evening. Kapagpaalang gabi sila Sister Faustina Dantes, sila Mami Beng, yan. Sila Sis Abby Cheng, glory to God. At yan, salamat sa Panginoon dahil patuloy yung kanyang biyaya, patuloy yung kanyang patnubay. Grasya at awa sa ating buhay. At lagi tayong inaasam natin na mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa ating Panginoon. Na lagi tayong lumalakad sa kanyang, ano, sa kanyang liwanag. Yan. Good evening sa iyo, Sister Tess Gomez. A blessed night, a blessed evening, a wonderful evening to you, Brother Zenrick. Good evening, na-miss ko yan, si Brother Zenrick. Sister Leonie Montan, Sister Leonie Clarion. Yes, hallelujah. And si Brother Yuan, Brother RJ. I miss you, bro. And good evening. At batiin din natin yung ating mga new blessings ng mapagpalang gabi. Tulad ng sa gawain na ito. At sigurado, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Ayan, si Quaresma and the Quaresma family. I know you're listening right now. Sila, si Kylie Jenner. Good evening po. Sister Patricia, good evening. Brother Henry, miss you, bro. Glory to God. This is Bell, si Pastor Van, siyempre. Thank you, Lord. At salamat sa gabing ito, no? At lagi nating tinataas ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga gawain. And mamaya, lalaman natin kung ano yung dapat natin gawin para lagi natin na lalaman na si Lord ay lagi na sa atin at katabi natin. Yan. Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, mga kapatid, alam nyo na ang Diyos ay laging nasa sa atin. Kaya lagi natin siyang purihin, pagsalamatan, lagi natin siyang i-honor. Let us thank God for all the blessings that we have received. No? Kaligtasan, pagising pa lang sa umaga, no? Sa mga kaibigan, sa negosyo, at sa trabaho na meron ka. Sa kaalaman na meron ka. And let us thank our God for His grace. Salamat sa Panginoon. Binabati rin natin yung ating mga Jesus Compi International. We have Jesus Compi Greece, Jesus Compi Macau. No, marami tayong gawain sa iba-ibang lugar. Dalangin natin sa mga hindi pa naaabot, eh, si Lord ang gagawa ng paraan. Thank you, Lord. Josie Nogoy, good evening po. Mapagpalang gabi si Smira, Santo Niña, blessed evening. Si Sister Lorna Abilino, a blessed evening to you, Sister. Sister Elinda Manalas, a happy evening. Yeah. Glory to God. Salamat sa Panginoon, no, sa kalakasan. Araw-araw na binibigay ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Yan. Ang ating kakantahin is Goodness of God. At ginagamit lang natin tong platform na to, no, na upang tayo magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon. Disclaimer that this is not our not song, and we use this for the glory of God, to worship Him and to praise Him. Amen. Glory to God. Hallelujah. Glory to you, Lord Jesus. We worship your name. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your care. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Though my life you have been faithful, hallelujah. And all my life you have been good, it's so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. We praise you, Lord Jesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath you have been able, so I will sing of the goodness of God. Yes, your good is calling after, is calling after me. Your good is just calling after, is calling after me. With all my life, this surrender now, I give you everything. Your good is just calling after, is calling after me. Your good is just calling after, is calling after me. Yes, Lord. Your good is just calling after, is calling after me. With all my life, I surrender now, I give you everything. Your good is just calling after, is calling after me. Hallelujah. Come on, church. We glorify the name of the Lord Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Yes, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I will sing of the goodness of God. Glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. And we glorify the Lord Jesus sa lahat ng mga, alam mo yung gaganda ng mga kanta na ginagawa ng mga awit na to, no? Talagang nakaka-afflict ng spirit. Yes, Lord. Ayan. Thank you, Lord Jesus. Ayan. Patuloy tayo sa gawain at katatapos pa lang ng ating kanta, and we welcome you. We would like to greet good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga team replays, no, na hindi nakakapanood ng online pero sumusubaybay kapag may time na sila. And glory to you, Lord Jesus, sa lahat ng mga pagpapala. And we welcome yung mga ating new blessing, mapagpalang gabi.
Sister Regina Ocampo, good evening. Sis Annette Gonzalez, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sis Juliet Amor Abante, good evening po. At salamat sa ating Panginoon at tayo binibigyan ng kalakasan, excitement sa araw-araw, pagpapala, pagmamahal, pag-ingat. And we always wanted to encourage you to join our OPM online prayer meeting from Monday to Friday. Friday at 7 to 8 p.m. Yan, glory to God. Patuloy lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. At alam mo, kapag patuloy ka naglilingkod, talagang yung na-uplift yung ating spirit sa gawa-gawain at hindi tayo napapanghinaan kapagkat alam natin kasama natin ang ating Panginoon. And glory to you, Lord Jesus. At yan. Dumako naman tayo sa ating coffee break. Dito sa Comfy Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, at yan, pinaus natin yung ating Comfy Break kanina, no? At sa mga sumagot, alam natin na ito yung katanungan sa ating trivia, no? Kung ikaw yung sumagot ng tama, ikaw yung mananalo ng mga loot at iba yung papanggit, no? At dito sa ating question kanina na pinost natin sa ating Facebook page at tinatanong dito, saan matatagpuan ang verse na ito? Magubuo ang mga bundok at ang mga burol naman ay mayayanik. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan aking ipinangako. Salamat sa Panginoon. At kung ang answer mo is Isaiah 54 verse 10, nagtama ka dyan kapatid. Congratulations sa ating raffle na i-raffle sa linggo. At yan, patuloy ka lang kapatid sa gawain, sa pagbabasa ng Biblia, dito tayo tinuturuan, dito nakikipag-usap ang ating Panginoon. Ayan, ayan. Congratulations! At yan ang ating Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen, amen. Hallelujah. Yan. Salamat. Batiin, pasalamatan din natin yung ating mga kingdom partner, yung mga kingdom builders natin na patuloy na nagbibigay. Sila yung mga hinihipo ng ating Panginoon sa pagbibigay. At kapag ikay nagbigay, alam mo, ang sarap pagbigay, no? Kapag ikay ay blessed. Pero kapag hindi, minsan, sinasabi mo sa sarili mo, Lord, paano ba ako magbibigay? Pero si Lord ang mangungusap tayo. At sigurado na ikay bibless din ang ating Panginoon. Yan. Thank you, Lord. Yan. Pasalamatan din natin yung ating mga pastors, mga reverend, ating bishop. Good evening, good afternoon, and good morning sa ating lahat. At yung mga kapapasok pa lang na paparating na tayo sa Word of God. At mamaya sa inyo yung ating Bible sa ating sa John 14 verse 26. Dito malalaman natin yung mga kasagutan, no? Sa mga paano ba natin malalaman yung si Lord ay nasa tabi lang natin. Yeah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon dahil sa mga gawain, no? You want to increase your spiritual growth, mga kapatid, meron tayong mga small group na tinatawag. Meron tayong women, meron tayong kids church, meron tayong men's ministry,
And kung saan kabilang, kung may meron din tayong youth ministry, kung ikaw ay medyo binata pa o dalaga pa, join ka lang dito. At dito, kapag nag-join ka, hindi lang ikaw ay bless, no? Meron ka man, may mga problema ka man sa buhay, tiyak na matutulungan ka ng ating mga servant leaders sapagkat sila ay napupuspos ng biyaya ng Banal na Espiritu. Ayan, buksa na natin yung ating Bible. If you're ready, type mo lang dyan, I am ready. Ayan, buksa natin ang ating Bible sa John 14 verse 26. Ayan. The Lord. Hallelujah. Basahin natin. Sabi dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isisugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyong lahat nang magbibigay ng paalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa pagpapala sa iyong salita na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Napakabuti mo, Panginoon. Kami blessed, Panginoon, sa lahat ng area, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na kasama ka namin, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Lukuban mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Turuan mo kami, Lord Jesus. Give us wisdom, knowledge, and understanding sa lahat ng pag-aaralan namin. And ibaba mo po, Panginoon, yung anointing, Lord, the fresh revelation, Lord Jesus, upang lubusan naming maunawaan ang iyong mga salita at laging maitanim sa aming puso't isipan. Habang naglalakbay kami sa mundong to, Lord, magkakaroon kami ng gabay sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, yung mga kapatid ko na nanonood right now. Give them abundant blessing, Lord Jesus. Sila yung mga faithful servant mo, Lord Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas na may papurit pa sa salamat, pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Amen. At yan, no, basahin natin muli. Sabi rito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyong lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, there is a ever-present helper at magpapatnubay sa atin sa paglalakad dito sa mundong ito, no, na punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng problema, punong-puno ng mga alalahanin. At alam mo yun, yung ating awareness, no, dapat lagi natin ine-exercise yung ating awareness sa ating, na nandyan palagi yung ating Panginoon. And alam mo ba, kapatid, na there is someone with you right now, na kung saan ka man, nasaan ka mang lugar, kung ikaw man ay nag-iisa, ikaw man ay naglalakad sa madilim na lugar, alam mo yung, kapatid, na hindi ka mag-aalala kasi meron kang kasama. At yun yung banal na Espiritu, no? At yun nga, no, every time na ikay gumigising sa umaga, isang pagpapala na yun, kapatid, na kasama mo ang ating Panginoon. Isang pagpapala na yun dahil gumising ka sa umaga, nagkaroon ka ng panibagong kalakasan, panibagong sigla. At yun, pagkagising mo sa umaga, siyempre, kailangan mo muna mag-pray bago ka magtrabaho, bago ka pumasok sa iyong mga business, no, na sa mga gawain mo sa araw-araw, kung ikaw man ay housewife, naglilinis ka, bago mo simulan yung araw mo, sipin mo muna si Lord, mag-pray ka muna. At marami sa atin, no, maraming busy na nangyayari sa ating mga ginagawa. At alam natin na sa sobrang busy natin, nakakalimutan natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras, no? Na hindi lang dapat na kapag ikay nagpe-pray, hindi lang nagpe-pray ka sa umaga, pagkagising mo,
nagpipray ka sa gabi pag kagising mo. Hindi lang doon, kapatid. At sinasabi ng ating Panginoon, our God is our ever-present helper. Na lagi siya nandyan, na kapag nakakaramdam ka ng anxiety, ng lungkot, pwede mo siyang kausapin. Sabihin mo, Lord, pasahin mo po ako. Lord, bigyan mo po ako ng kagalakan ngayong araw na to. Lord, tanggalin mo po yung mga pag-aalala ko sa lahat ng bagay. At salamat sa Panginoon, no? Kaya dahil tinuturo sa atin na maging aware tayo sa presensya ng ating Panginoon. At alam natin na encourage natin ating sarili na lagi lang siya nandyan. He's always there with you. Na kahit simula pa lang na nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, bumaba na yung espiritu at ibinigay na sa iyo mula sa langit. Kaya nga, kapag tayo lumisan na rito sa mundo, yung espiritu natin is babalik din sa Kanya, sa ating Panginoon. And let us always encourage ourselves na yung ever-present helper natin is nandyan lang. At alam mo yung ating Panginoon is, alam naman natin na He is powerful. He is our God. No? Simula pa, yesterday, today, and forever, He will always be our God. And He will always be our present helper. At siya yung ating napoprovide lang naman sa atin ng kaligtasan. Siya lang naman yung napoprovide sa atin ng mga pangangailangan natin. Kaya nararapat lang na hindi natin siya i-disregard sa lahat ng oras. And alam mo kapatid na yung napag-aralan natin, no, na essential yung last few weeks, yung mga essentials na natutunan natin noong linggo, yung love, paano tayo magmahal, godliness, no, steadfastness, paano tayo magiging faithful. It's also essential na malaman natin itong mga bagay na to. And yung self-control, knowledge, and moral excellence na tinatawag. At hindi lang yun, tinuturo rin sa atin ng Panginoon na yung awareness of His presence is more vital at kailangan natin. Ito yung essential sa ating buhay. Kaya kapag naglalakad tayo sa mundong to, no, marami tayong mga alalahanin, nalalaman natin na nandiyan lang pala si Lord na pwede nating kausapin. At ini-encourage sa ating mga Christians, no, we should always aware of His presence, no. We should always remind ourselves yung promise ng Panginoon, na yung promise ng Panginoon ay nandyan para sa atin. And marami sa atin nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, at alam natin, no, kapag ginagawa natin yun, yung presence ni Lord ang nandyan. At ganun din, kapatid, na kapag ikay busy ka sa work mo, sa pagtatrabaho mo, sa araw-araw, nandyan din ang ating Panginoon upang maging ating gabay at patnubay. At sinasabi nga rito na kailangan mo rin na i-allow si Lord na mag-control sa iyong buhay. Sapagkat siya lang din naman yung nagbigay ng mga pagpapala sa iyo. Siya lang din naman nagbigay ng buhay, no, sa atin. Kaya kailangan natin na ipagkatiwala rin kay Lord yung ating mga alalahanin at ating mga problema sa buhay. Na alam mo yon kapatid, na kapag ikay maraming bagay na nag-worry ka, yung fear, hindi sa Panginoon. At sinasabi rito na yung kapag meron kang pangamba sa yung buhay, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. At sinasabi rito na kailangan mong i-allow si Lord na mag-control ng buhay mo. Encourage natin ang ating sarili na lagi siyang maalala, awareness of His presence sa mga araw na ikay masaya, no? May mga happy moments ka, na hindi lang sa mga sad moments doon mo lang siya maaalala. Alalahanin mo rin siya kapag ikay masaya. At lahat ng mga achievements mo, alalahanin mo ang ating Panginoon. Magpuri ka, magpasalamat ka. Dahil si Lord, na hindi mo nakikita, ay laging nandyan lang sa iyong tabi.
Ayan. At alam mo yung mga kapatid, no? There are times of difficulties na hindi natin alam, nakasama rin pala natin ang ating Panginoon. The Holy Spirit is always with us, no? At sa mga pagkakataon na tayo'y nalulugmok, namumblema, nasa panganib, sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Psalm 23, no? Let us aware that His presence is vital, mga kapatid, na kailangan natin ang ating Panginoon. Hindi natin kailangan na magtiwala sa ating sarili, no? Kasi limited lang yung ating mga capabilities. Pero kapag tayo'y nagtiwala sa ating Panginoon, tayo'y kinausap natin siya, humihisat tayo sa kanya ng tulong, eh, nandun agad yung kanyang kasagutan. At yun nga, no? Marami tayong halalahanin at like for example, na ikaw yung nagda-drive, no? You are in great danger. At sabi rito, kapag ikaw yung nagda-drive or ikaw yung nakasakay sa sasakyan at nakita mo itong truck na paparating papunta sa'yo, what will be your first thought? Ano yung una mong iisipin? At alam mo, nasa panganib ka na at alam mo na pwede mangyari yung hindi inaasahan mangyari. Pero ano yung dapat mong response? Sige nga mga kapatid, type mo lang dyan kung ano yung pwede mong gawin kapag ikay nasa bingit na ng panganib. Yan. At minsan sasabihin mo kung ano na lang yung masasabi mo, no? Pero ang pinaka-importante, kapatid, lagi nating isipin kapag tayo'y nananampalataya sa Kanya, we have faith in Him, alam natin na yung presence niya is nasa atin. Sabihin mo lang, in Jesus name, Jesus help me. Yan. Lord help me. Yan, thank you Lord. Salamat sa mga kapatid natin, no? At alam nila yung dapat sabihin, alam nila yung dapat nilang gawin. At yan, tinuturo sa atin yung awareness na kahit anong panganib ating sunguin, no, at hindi tayo mangamba. Kapag ikay naglalakad sa dilim, no, pagpapauwi ka na, marami sa atin mga call center na umuwi ng madaling araw, no? At sila yung nag-iisa naglalakad, ano yung maiisip mo kapag meron sa likod na naglalakad din? So, ayan, binibigyan lang tayo ng confident ng ating Panginoon na kahit saan ka magpunta, kahit anong gawin mo, lagi mo siyang kasama. At yung ever presence ng ating Panginoon is lagi nandyan. Ayan, kapag ikay nga nag-iisa sa bahay, no? At minsan, dati may mga pagkakataon na tayo'y nangangamba na lalo na sa mga babae, pag nag-iisa lang, no, sa bahay, eh nangangamba na baka may pumasok, may magnakaw. Pero sinasabi ni Lord, nandito lang ako sa tabi mo. Tumawag ka lang sa akin, palalakasin ko ang iyong spirito. At sabi nga, di ba, ni David uli, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lay down in green pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake." So mga kapatid, ang galing nito ni David, no? Sa lahat ng kanyang mga gulayat na dumating sa buhay niya, eh, lagi niyang inuuna yung Panginoon. Alam niyo naman ito si David na marami na itong mga pinagdaanan, mga leon na sumagupa sa kanya, mga oso, no? Pero nagtagumpay siya kasi kasama niya yung Panginoon. At ang galing ni David, this is the best example of a true Christian person na laging nakasubmit kay Lord sa ating Panginoon. Kaya sabi nga rito rin sa verse 4 na kapag ikay nanganganib, no, sabihin mo lang tong katagaan na to, "Even though I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil. For God is with me." Amen? Thank you, Lord. Laging kasama natin ang Panginoon.
at kahit anong kamatayan man, kahit tayo man ay dumating sa kamatayan, ay hindi tayo matatakot. Yan ang buhay Kristiyano at nananalig sa pananampalataya sa Panginoon. At in every achievements, mga kapatid, sino ba yung tumutulong sa'yo? Sino ba yung gumagabay sa'yo 24 hours a day, 7 days a week, no? 12 months in a year, in every days of your life, in every years of your life, sino ba yung kasama mo palagi? And we should be aware that Jesus, His ever-present helper, the Holy Spirit, is in you and beside you, na pwede sa yung tumulong. And we should be aware that the awareness in His presence is very vital. Sinasabi nga ron, no, sa story ni Enoch, no, sa Genesis 5, na Enoch walk with God. Naglakad siya kasama yung Panginoon. At katulad din ito ni Elijah. Pero it's a different story. Kinuha siya through whirlwind, no? At dito kay Enoch talagang nakasama niya rin yung Panginoon sa paglalakad. At salamat sa Panginoon dahil in every battles, in every situation, alam mo magtatagumpay ka kasi kasama mo yung Panginoon. And in every happiness, in every sadness, kasama mo yung Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil tinuturo sa atin itong mga salitang to. Rejoice in God's name all day long. No? Lagi tayong mag-rejoice sa Panginoon. At lagi nating purihin ang ating Panginoon. Sabi dito sa Psalm 89 verse 15 to 16, "Blessed are those who learn to acclaim you, who walk in the light of your presence, Lord. They rejoice in your name all day long. They celebrate your righteousness." Kaya kapatid, let us always celebrate. Not even times of difficulties, not even times of hardship in our lives, no? Na mag-rejoice tayo sa Panginoon dahil yung mga dumarating na pagsubok sa atin, mga kapatid, is an opportunity para tayo lumago, para tayo maging matatag sa ating pananampalataya, sa ating buhay, sa ating mga, kung may dumaan mga problema, uno sa iyong buhay, ay magagapi natin to. God become victorious in this area, kaya alam natin na kapag kasama natin ang ating Panginoon, we will also become victorious. Kasi napagtagumpayan niya na yung kamatayan. Amen? Thank you, Lord. Let us always rejoice. Hindi lang sa pagpapala na atin nare-receive sa araw-araw, pero pagpapala rin yung opportunity ng mga testing, trials. Dahil dito tayo lumalago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And sabi nga nun, "Blessed are those who walk in the light," Psalm 89. Glory to you, Lord Jesus. At alam mo kapatid, if you have the fruit of the Holy Spirit in you, you are living in a righteous way, no? Ano ba yung gagawin mo kapag ikay nagagalit sa iyong kasama, naiinis sa iyong kaibigan, no? What will be your first thought? Niisip mo ba yung damdamin mo palagi? Kapag ikay naiinggit, kapag marami kang nakikita sa iyong mga kapatid, sa iyong co-office mate na mga bagay na gusto mo maging sa'yo, what would you do? Anong gagawin mo? And sometimes merong dumarating sa iyong mga unos, the raging seas coming, and the violent argument, no, sa iyong buhay, sa mga hindi pagkakaunawaan, how can you deal with it, mga kapatid? Paano mo bibigyan ng solusyon? Have you talked to God? Have you talked na, "Lord, hindi ko po kaya lahat to. Lord, tanggalin mo po yung hatred sa aking puso. Lord, tanggalin mo po yung aking pagkaingit, Lord Jesus." And bibigyan tayo ni Lord ng contentment, kapatid. At dahil dito, hindi natin titignan yung ating mga weaknesses. Lagi lang tayo nakatingin sa ating Panginoon. And alam mo yung kapatid na He is always available, ever present. His Holy Spirit is our great helper, no? Sabi rito sa Hebrews, no, yung no word presence is panim. Say it panim. Sabi sa ang kahulugan nitong presence is sa Hebrew is face to face or countenance.
Kaya nga yun, no, nakipag-usap si Lord Jesus kay ano no, kay Moses no. In Exodus 30, the Lord speak to Moses face to face as one speak to a friend. Na alam mo yun, God mo siya, Panginoon mo siya, ever present help. Kay hindi lang yun, at pero kaibigan mo rin siya. Amen. Thank you, Lord. At alam mo yun, ang sarap na maging kaibigan si Lord. If you would only experience yung mga kung paano yung earthly friend mo, eh masigit pa yung mga bibigay sa iyo ng ating Panginoon. And let us commune with our Lord Jesus. Let us always exercise to communicate with our Lord Jesus. Katulad nga ng ano no, ng mga disciples, no, hindi nila alam na Lord, saan ba na ikay lilisan na, ikay papanik na sa langit? Paano na kami, Lord? Pero sabi ng ating Panginoon, I will send you a helper, no. And sabi nga rito sa Matthew 28 verse 20, and be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Our ever-present helper, no? Alam mo yun, kapatid, na hindi mo na kailangan mag-load pa sa cellphone mo para lang tawagin si Lord. Hindi mo na kailangan tumawag sa hotline ng 117, mm-hmm, or kung nasa US ka man, or 911, no? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa church. At kung meron kang urgent help sa ating Panginoon, sinasabi rito na yung ever-present helper is in us, nasa atin na. He sent His Holy Spirit to guide us, to protect us. And alam mo yung kapatid, napakaganda that the Lord Jesus, meron tayong advocate to the Father, no? Meron tayong tagapagtanggol sa ating Ama. Meron tayong tagapagtanggol sa gawa ng kaaway. Sabi nga rito sa John 14 verse 16 to 17 in Tagalog, no? Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang pangpatnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Amen. Lagi nating kasama ang Panginoon magpakailanman. At sometimes may maririnig kang ibang voice, alam mo yun, na hindi galing sa Panginoon, rebuke it, kapatid. Hindi sa Panginoon yun. At lagi ka lang makipag-communicate kay Lord, alam mo, He will guide you, He will protect you. Sabi sa verse 17 ng John 14, no, siyang espiritu ng katotohanan at hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. At sinasabi rito, no, nakakalungkot na hindi matanggap ng sanlibutan itong ating Panginoong Jesus. Na maraming tao na hindi ina-acknowledge si Lord Jesus as a God. No. Mga kapatid, ang tunay na kadahilanan, no, kung bakit siya bumaba rito upang tayo tulungan at gabayan. Gayun din, magpahabang buhay na kahit na nasa langit na siya, meron tayong ever-present helper. And that's the presence of God. No? Salamat sa Panginoon at yun nga, lagi natin tatandaan na if we commune with God at nakipag-isa na tayo sa Panginoon, we are considered as the children of God. And we have an access to communicate sa ating Panginoon na huwag natin siyang i-disregard sa lahat ng time, lahat ng achievements natin, lahat ng mga pagpapala natin, kasiyahan natin. Huwag natin siyang i-disregard na alalahanin lang natin siya kung tayo'y malungkot, tayo'y nagkakaroon ng problema sa buhay. No? We also are children of God. We have an access to communicate with our Lord Jesus. Kahit nasan ka pang lugar. At sabi rito sa verse 20 of John 14, no, sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako ay nasa inyo. Ang galing ng Panginoon. Ang sarap unawain, namnamin tong salita ng Panginoon sapagkat iba yung experience kapag nare-receive mo yung banal na Espiritu. Salamat sa Panginoon. At yun, last tinuturo sa atin how we cultivate
paano tayo mag-cultivate ng awareness ng ating Panginoon, yung God's presence, no? It's very simple sabihin, very simple na sabihin sa iyong bibig, but the problem is, it does not come naturally, no? Ito yung mahirap din gawin. Pero, ini-encourage tayo ng Panginoon, ini-encourage tayo na magpatuloy sa Kanya, sa lahat ng gawain natin sa buhay, mga alalahanin natin. Pagkatiwala lang natin sa Panginoon, lahat ng ating problema. And there is a way how to cultivate awareness of God's presence, mga kapatid. At ito yung constant process to communicate with our Lord Jesus, na kahit gumagawa ka ng, nagre-repair ka sa bubong, at mataas yung bubong, sabihin mo lang, Lord, Lord, help me. Baka mahulog po ako rito sa bubong na to. At maraming nahulog sa bubong, mga kapatid, kapag hindi natitiwala sa Panginoon. Let us have constant practice na makipag-communicate sa Kanya. Every day of our lives, every minute, at alam mo yun, kapatid, na kapag nauunawaan mo yung sinasabi sa'yo ng Panginoon, ang sarap, magtiwala ka lang sa Kanya. Sabayan mo ko sa panalangin, kapatid. At alam ko na marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Marami tayong mga alalahanin, worries in life, no? Sabit natin lahat kay Lord dyan. Pwede natin siya kausapin anytime, anywhere, in any places. Kaya salamat sa Panginoon. At bigit mo ang iyong mga mata, sabihin itong panalangin na to. Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y nagkasala. Marami po akong pagkukulang sa iyo, Panginoon. Maraming beses kitang dinisregard. Maraming beses kitang hindi inalala sa aking mga achievements, Lord. Naalala lang kita kapag ako'y malungkot, kapag ako'y nag-aalala, kapag ako'y maraming problema. Patawad po, Panginoon. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon, tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtuturo mo na magkaroon kami ng kaalaman, Lord, na Ikaw ay laging nasa aming tabi. Salamat, Panginoon, sa patnubay, paggabay, pag-iingat, paglulukob mo ng iyong dugo, ng iyong banal na spirito sa aming buhay. Manahan ka sa amin, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord. At lahat ng ito ay aming tinataas. Tinatanggap namin sa pangalan mo ito. Amen. Amen. Kapatid, tinatawad ka na ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon. Gusto niya, sumunod ka sa Kanya. Gusto niya, nakausapin mo siya palagi. Lord, even right now, kapatid, hindi mo alam kung bakit ka narito sa OPM. Dito sa gawain na to. God is speaking to you right now. God is touching your heart, touching your mind, touching your soul. At magpasalamat lagi natin sa ating Panginoon yan. Let us rejoice in His presence, in every difficulty, in every situation. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Let us rejoice. At one more time, panalangin natin yung mga kapatid natin na nakaka-experience ng anxiety, ng mga karamdaman, ng mga sakit, no? Cancer. Let us pray for them. God is powerful. God is our healer. God is our omniscient, omnipresent, ever living God. He is a Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Sama, Jehovah Nisi, in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Manalangin tayo one more time. Pag-pray din natin yung mga kapatid natin na gustong lumago sa pananampalataya, gustong lumago sa kanilang mga business, binasan ka man, sabayan mo ako sa panalangin na ito. Hallelujah, Panginoong Jesus. Salamat po sa araw na ito, sa gabing ito. Your Holy presence is always with us, Lord, everywhere we go and everywhere we
what we do, Lord Jesus. Salamat sa iyo. Ikay namumuhay, nananatili sa aming buhay, magpakailanman, Panginoon. Kailangan lang namin, Panginoon, ikausapin ka, Lord Jesus. Pagtiwala sa iyo. Submit sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. We pray for our brothers and sisters na nakakaramdam, Panginoon, ng mga iba't ibang sakit. Sakit sa cancer, Panginoon. Sakit sa dugo. Sakit sa balat, in the name of Jesus. Sakit sa puso. Sa arteries, Lord Jesus, para sa arteries. In the name of Jesus, we command the bad spirit in you. Get out in the name of Jesus. Go away. We are the children of God. Alam namin na ang Panginoon ay laging nasa amin. We pray for them. The Holy Spirit is with us. At yung mga kasalanan na to, kaya tayo nagkakaroon ng sakit dahil sa kasalanan. And dalangin ko, kapatid, na i-let go na natin itong mga kasalanan na to, upang ang kasalanan, ang sakit na ito ay mawala sa atin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagalingan, sa iyong dugo na ibinigay sa amin, Lord Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong banal na spirito. Kami pinagaling mo na. Ano man yung karamdaman na aming nararanasan ngayon, may mga kapatid kami na nasa ospital, na nakaratay, may mga kapatid kami sa ospital na apektuhan ng COVID virus, in the name of Jesus, any form of virus will not form against us and will ever prosper because the God, Almighty God, is with us. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, makapangyarihang pangalan. And we also pray, O Lord, to our brothers and sisters na nagbi-business, nagtatrabaho, gumagawa sa bahay, nagkukumpuni, no, kung ano-ano. In the name of Jesus, Lord, bless my brothers and sisters. Tulungan mo sila, Panginoon, na maging aware sila sa iyong presensya, Panginoon. Na lagi mo silang kasama kung ano man yung kanilang mga ginagawa. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo silang magbigay, Panginoon. Hindi lang ng kanilang mga tithes and offerings, pati ang kanilang puso, kanilang pag-iisip, kanilang kaluluwa. Ibigay nila sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan, niluluwalhati, dinadakila. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo na may papurit pa sa salamat at pagsamba sa makapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name. Amen! Amen. Thank you, Lord. Glory to God sa matagumpay na OPM, and salamat sa time na to at ako'y nakapag-share muli ng word ni Lord, and salamat sa Panginoon. Lahat ng ito ay grasya ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil dalangin ko magpatuloy ka lang sa gawain, at let us always thank our God sa kanyang mga pagpapala. It's over. To join us into our OPM online prayer meeting here at Jesus Compi Cavite page. Again, my name is Brother Huge Espiritu. Thank you, Lord, and see you again. God bless. Bye-bye.